paano? Friday, ha? Magandang araw ka, pamilya. Ngayon, ikatlong araw ng Mayo. Nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga story. Mga impormasyong mahalaga, no more, no less. Atin ng TV Patrol Express! Unahin po natin ang pagsuko ng negosyanteng si Cedric Lee matapos mahatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampalaban sa kanya ng actor-dancer-host na si Vong Navarro. Ayon sa hepe ng National Bureau of Investigation na si Medardo de Lemos, nakipag-usap sa ahensya ang kampo ni Lee para ipaalam na gusto na niyang sumuko. Sabi ni Lee, iaapela niya ang hatol ng korte at dedepensahan ang sarili hanggang sa huli. Hihintayin naman ng NBI ang utos ng korte kung saan ikukulong ang negosyante. Nitong Webes, sinintensyahan si Lee ang modelong si Denise Cornejo at dalawang iba pa ng Taguig RTC Branch 153 ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong kulong. We will exhaust all legal remedies. Po, wala pong illegal detention na nangyari. Pag titingnan niyo po lahat po ng elements ng crime, wala po. So, we never detained him for more than a day. We never inflicted serious physical injuries. So, hindi po ransom yon. So, wala yung mga elements po. If ever po is nagkasakitan lang ng konti, slight injuries, may nasaktan din naman sa amin nung lumaban siya. Hindi naman po dapat na magkaroon ng life imprisonment para sa simpleng bugbugan lang. Nagulat naman at nalungkot ang grand uncle ng modelong si Denise Cornejo na si Rod Cornejo. Gayunman, ayon sa nakatatandang Cornejo, kalmado nila itong tinanggap. Tiwala rin aniya silang itutuwid ng Diyos ang kamalian sa tamang panahon. Tiniyak din niyang palaging susuportahan ng pamilya si Denise. Na-turn over na si Cornejo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City pasado alas 5 ng hapon nitong Webes matapos ibaba ng korte ang hatol. Na-turn over naman sa National Bilibid Prison si Simeon Raz bandang alas 6 ng gabi. Tanging si Ferdinand Guerrero na lang ang hinahanap. Sa ibang balita naman po tayo, sumiklab ang sunog sa malaking bahagi ng Mount Binatak sa Sablayan Occidental, Mindoro. Rumesponde na ang Bureau of Fire Protection ng munisipalidad pero hirap ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil hirap silang marating ang apektadong lugar. Ayon sa mga residente, bandang alas 4 ng hapon ng Webes nang mapansin nilang may maliit na apoy sa kabundukan. Pero makaraan umano ang 2 oras, lumaki na ito at lumawak. Mabilis ani lang kumalat ang apoy dahil tuyong-tuyo ang mga damo sa bundok. Nangangamba ang mga residente dahil malapit sa mga bahay, eskwelahan at communication tower ang sunog. Arestado ang isang negosyante sa kasong estafa sa Pasay City nitong Miyerkules. Natunton ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team ang 61-anyos na suspect sa tulong na impormante. Ayon sa pulis, 2018 pa inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 54 ang arrest warrant sa suspect. Nagmakaawa pa siya ng ihain sa kanya ang arrest warrant. Tumanggi rin siyang magbigay ng pahayag at sa korte na lang aniya siya haharap. Bukod sa Maynila, mayroon din siyang mga kaso ng estafa sa Makati at Quezon City. Inaalam ng pulis kung aktibo pa ang ibang kaso laban sa suspect. Nasawi ang 2 lalaki matapos pagbabarilin ng isang motorcycle rider sa North Caloocan noong Linggo ng gabi. Sa paunang investigasyon ng pulis, tinulungan ng biktimang nurse ang suspect matapos sumemplang sa sinasakyang motorsiklo. Nang hindi gumana ang motorsiklo matapos itayo ng nurse, nagalit ang suspect at pinagbabaril siya sa ulo at braso. Agad humingi ng tulong ang isa sa mga nakakita sa krimen. Sumaklolo ang isang construction worker pero binaril naman umano sa dibdib ng suspect. Sa pool, sa CCTV, na mabilis na pagtakas ng suspect pero agad din siyang nahuli at nakakulong na ngayon. Sabi ng suspect, hindi niya sinadyang barilin ang mga biktima. Labis ang paghihinagpis ng asawa ng biktimang nurse, lalo na't naulila ang 5 nilang anak. Mahaharap sa reklamong double murder ang suspect. Arestado ang 18-anyos na lalaki na itinuturong nanggahasa sa isang menor de edad sa Maynila. Nakunan sa CCTV na nag-uusap ang suspect at ang 13-anyos na biktima kasama ang kanilang mga kaibigan sa labas ng bahay ng biktima sa Malate, Maynila, Martes ng gabi. Napag-alaman ng mga pulis na nag-inuman sila sa bahay ng biktima.
Nalasing at nahilo umano ang biktima kaya nakatulog. Pagkagising, naramdaman niyang masakit ang maselang bahagi ng kanyang katawan kaya sumigaw at nagising ang mga kasama niya. Inireport ng biktima ang nangyari sa pulis Miyerkules ng gabi. Sa tulong ng opisyal ng barangay, agad na aresto ang suspect sa kanyang bahay sa Paco, Maynila. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Sinabi rin niyang dati silang magkasintahan ng biktima. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang magulang ng biktima. Kasalukuyang nakakulong sa Malate Police Station ang suspect na sinampahan ng reklamong statutory rape at child abuse. Ulat panahon naman po tayo, alamin natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, tuloy-tuloy ba ang init o kailangan nang pumasok sa loob ng refrigerator? Jeff, kakailangan natin ng marami-raming ref dahil magpatuloy pa ang mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa this weekend. At sa mga magsuswimming po, best time maligo before 10 a.m. at after 4 p.m. at huwag rin kalimutang magpahid ng sunblock. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, Sabado ng umaga may ulan na sa Caraga, Zamboanga Peninsula at Palawan. Mula hapon naman hanggang hapunan, mas maulan po sa Zamboanga Peninsula, gayon din sa Cotabato, Maguindanao at Lanao provinces. May mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa Mindanao madaling araw ng Linggo at mas maraming lugar sa Mindanao at Palawan ang uulanin pagsapit ng tanghali at may kalakasan ng ulan sa Sarangani, Lanao at Maguindanao sa hapon. Meron pang kaunting ulan sa Caraga at Soccsergen pagsapit ng gabi. Sa Luzon, sa Isabela at Calabarzon, uulan Sabado ng tanghali at meron ding thunderstorm sa hapon at gabi sa Ilocos at Cordillera. Sa Linggo, buong araw may mga pag-ulan sa Calabarzon, Mindoro at Bicol Region. Uulan naman sa hapon sa Ilocos at sa gabi sa Pangasinan at Zambales. Tayo po sa Metro Manila, mainit ngayong Sabado at Linggo at bagamat medyo kukulimlim, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan po ang weekend weather update. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat ka, pamilya. Sa entertainment news, trending ngayon ang pinakabagong kanta ng SB19 na Moonlight at ang kasama nitong Dance Challenge. Ang latest track ay isang collab ng mga singer-music producer na sina Ian Asher at Terry Zhong. Ito ang ikalawang release ng bagong musika ng SB19, kasunod ng kanilang hit R&B song na I Want You. May catchy dance club o party vibe naman ang Moonlight. Bukod sa paglabas ng kanta, todo paghahanda na rin ang SB19 sa grand finale ng kanilang pagtatag World Tour Asia sa Araneta Coliseum sa May 18 at 19. Nako 18, sorry pero sold out na ang parehong concert dates. Yun lang, 'di ba? Maraming 18 ang gustong manood pa rin. Pinaparod ko yung ano, saya. Ako rin eh. Denise. Parang oh. Medyo kaya? May ganun-ganun eh. May ganun-ganun. Happy weekend. Hirap ah, mahirap. Matututo tayo. Kaya, yung gento nga inaral ko yun eh. Dalawang by buwan. By Monday, dalawang mga kapamilya, buwan. May kita niyo si Jeff na makikisala na rin sa Moonlight Challenge. Pero grabe dati yung gento, di ba? Sobrang sumikat. Di lang dito, kundi sa iba-ibang exactly. Bansa. Ngayon, Moonlight. Abangan natin yung performance mo na Denise. Kailangan mauna na tayo sa TikTok. Ah, di ba? Grabe. Happy weekend, ha? At iyan ang mga nagbabagang balita. Laging tumutok sa TV Patrol Express para sa mga mainit na balita at impormasyon na kailangan niyong malaman. Huwag din pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok at subaybayan ang Moonlight Challenge ni Jeff Canoy. Ako po si Denise Dinsay. Ay, nako. Mga kapamilya, mapapanood ang TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live A to Z, I1TFC, YouTube at All TV. Ako po si Jeff Canoy, kaisa sa mga umaasang sasayaw si Denise sa Monday. Ha? Maraming salamat at happy weekend, kapamilya!